panawag para natin malalasya na sa inyong pamalalan sa atin. Yan po ang dahilan. Amen? Di tayo pinilit at hindi natin pinilit ang sarili natin para pagkakurang ang Diyos. Kundi ang Diyos mismo ang pumili at kumawag sa batya sa atin. Amen po ba? So, gusto ko po na basahin ang Pilipos sa September 12, 13, 14. At mabasahin po ito. Ngunit ito po ay hindi natin paksa. Gusto ko lang basahin mo na upang sa ganun ay maintindihan natin kung bakit tayo ay nandito. Sabi rito, kaya ang mga minamahal ko, dito po sa Pilipos chapter 2 verse 12 hanggang 14, ang sabi po rito, kaya mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, ang sabi ni Apostol Pablo, kundi bagkos pa ngay, ngayon wala ako, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya din, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang gulong-gulongan. Amen? Tayo po ba'y nagre-reklamo dahil nandito po tayo sa simbahan? Dahil magpapagal na naman tayo? Para paglipuran, sambahin siya. Kailangan sabihin ng priest para yung mga baguhan matutuman niya. Amen po ba? So, wala pa yung bulong-bulongan kapagkat Diyos na naglagay sa ating puso para siya paglipuran. Amen? Palampakan natin ang Diyos kapagkat ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang pagtawa mula noon, lunang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang sa ating panahon. Amen po ba? Pwede sabihin, huwag kayong mag-alala sapagkat Diyos talaga ang tumawag sa atin. Diyos talaga ang tumawag sa atin at siya ang talaga para tayo maglipod ngayong umaga sa kanyang harapan. Amen? Tayo po yung manalangin at sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay na ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Amang banal, salamat po sa umagang ito. Pag-iuro Diyos, may nagpapasalamat. Bagamat maraming mga pagsubok, mga kahirapan dumaraan sa aming buhay, ngunit kami ay nais namin na kayo ay panangalaan sa umagang ito. Paglingkuran sa umagang ito, Panginoon, at hindi lamang sa umagang ito. Habang kami ng buhay, ikaw po ay aming paglingkuran at aalalahanin, tatawagan sa dalanginan at pararaan sa pagsalamatan. Salamat po Diyos sa umagang ito sa bawat kapatid na nandito. Sila po ay handang maglingkod at tumanggap na yung salita sa bagay. Salamat po, Ama. Ikaw po ang magdagpan sa bawat isa. Maging ang paksang pag-usapan namin, kayo po ang mag-deliver sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, upang malaman namin ang aming gagawin sa lupa ito. Salamat po, Ama. Kami nag-aantay sa aming Panginoon Jesus sa pagbabalik niya. Ngunit kami, Panginoon, ay prepare na. Salamat po, Diyos, sa ipang karangalan at salamat sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos na tayo po ngayon ay magbibigay ng paglilingkod sa Diyos sa umaga nito. At ang ating paksa ay iyong ministry, iyong strife, at sa kanyang right. Ang ating pag-uusapan ay beginning ministry, beginning strife, and the end ministry. Beginning to the end, ministry of Jesus Christ in His bride. Yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Topic natin ay beginning. Para ipakita niyo. Beginning ministry. Singilin mo. Sana. Oh. Wala. Ayan. Beginning ministry Usher dyan. Of Jesus Christ to the end. May end, di ba? Kung may beginning, mayroon Jesus. May end. End ministry. Kilala niyo pa rin ito,
Required sa harap. Required dyan ang... Ayan. Beginning ministry of Jesus Christ in His bride. Ano mga kapatid, may in pa yan. The in ministry. Amen po ba? Kung may begin, so ano? John chapter 4, verse 34. Ayan. 34 ay hanggang 38. Ayan po. Sabi po rito, babasahin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugod, at tapusin ang kanyang mga gawain. Gawa. Hindi baga, sinabi ninyo, may apat na buwan pa, at nakadarating ang pag-aangin. Narito sa inyo ay aking sinasabi, itinaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputila upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at ang nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan upang ang nag-aasik at ang umaani ay magagalak kapwa. Sapagkat dito totoo ang kasabihan. Isa ang nag-aasik at iba ang umaani. Yan yung mga kapatid at ang Jesus yung na nag-aasik. Pagkatapos ang mga apostol na nag-aani at maging tayo nag-aani. 13, kayo'y tinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpapagal at kayo'y siyang nagsisipagpasok sa kanilang pinagpagalan. So, mga ministry po ito, mga kapatid. Ministeryo ng iba at kayo naman ang pinapapasok ng Panginoon para mag-share ng gospel para kayo ang matani. Ganun po ba? So, kaya ito po yung tungkolin ng Panginoon maging ang bride ministry. Ang bride ministry, tinawag ng Diyos para maglingkod sa Diyos, tinawag ng Ama para maglingkod sa Kanya, ang Panginoon. Kanya itong pinili upang maglingkod sa Ama. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Beginning ministry of Jesus Christ in His bride. So, beginning ministry, ang aking ibibigay po ngayon yung beginning at saka the end ministry. Kailangan may the end ministry. Meron po ba? Para malaman natin kung may beginning, meron din. Sinasabi ko pa kanina. Kung may pasimula ng kanyang ministry, meron din pagtatapos. Well, sinabi niya rito, pagkain ko ang gawin, ang kalooban na nagsugod sa akin at tapusin ang kanyang pinagagawa. Hindi yan ang binasa niya eh. Ang kanyang mga gawa. Yan ba yung binasa niya? So yan. Ano po ang panahon natin? Nandito po tayo sa... Nalagay ko lang po yung 7-7-8. Dito. Dito yung Merna, Pergamo, Yatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Pagkatapos ito po yung 7-year regulation. Ito po yung millennium, 1,000 years millennium. Pagkatapos ito po yung little season, ito po yung white throne judgment. Ito po eternal eternity. Okay, then on. So ang beginning ministry niya, nung siya po ay ipinanganak sa Bethlehem, ito po yung 4,000 years from Old Testament, ito po yung New Testament time, ito po yung kapanganakan ni Jesus Christ, 1 year siya, hindi, hanggang 30 years, pagdating ng 30 years, siya po ay nabautismuhan. Basahin natin ang Matthew 3:16, ang sabi po roon, Jesus nang bautismuhan, bumaba ang Espiritu ng Diyos at
lumabas at nanaan sa kanya. Pagkatapos, sinala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang, chapter 4, verse 1, at nag-usap sila ng Diyos, at si Kristo naman nagpasting ng material na pagkain. Sapagkat ang kausap niya at ang pagkain niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya. Kung ano ang sinasabi ng Diyos na gagampanan niya, yun ang kanyang pagkain. Yun po ang kanyang inaantay ng mga salita mula sa Ama na kanyang inilagi doon sa ilang after ng bautismuan siya. Nung bautismuan siya sa ilang, nung pagbaba niya, ang sabi po rin sa Lucas, kukunin natin ang Lucas sa 3, verse 21 hanggang 23, gusto ko pong basahin upang malaman natin ang beginning ministry niya. Sa Lucas chapter 3 verse 21, mapibuklat ang inyong mga Biblia, ang inyong mga hapagkainan. Ang hapagkainan walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito po ang ating pagkain, maging pagkain ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung salita ng kanyang Ama. Yung salita ng Diyos, kinakain ng Panginoon, ito po ay kanya isinasagawa. Ang sabi po nito sa chapter 3 verse 21 hanggang 23 ng Lucas, sabi po nito, nangyari nga na nabautismuan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuan naman at nanalangin at nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati na nanggagaling sa isang tinig at nanggagaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulubos, ang sabi ng Ama. 23, at si Jesus din naman, nagpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ni Puti. Yan po, ang kanyang beginning ministry, siya po ay 30 years old, ang Panginoon, nung siya nabautismuan, at ang beginning ministry niya ay 30 years siya. Amen? Amen. Ang ministry niya hanggang Kalbaryo, siya po ay nag-ministry ng 3.5 years. Kaya umabot siya ng 33 years sa lupang ito. Ang physical body niya ay umabot lang na ang physical body niya sa lupang ito nung ipinanganak ni Virgin Mary sa Bethlehem ng Huda, siya po ay umabot lang ng 33 years hanggang sa cross, hanggang sa Kalbaryo, hanggang sa crucifixion. Siya po ay umabot lang ng 3.5 years sa kanyang ministry. Mahaba po ba 3.5 years sa paglilingkod sa Diyos? Yung 3.5 years ba, nakakapagod ba kung maglilingkod sa Diyos? 3.5 years ba? 3.5 years lang ang kanyang inilagi sa lupa para i-disciple ang kanyang 12 disciples. Alam niyo po ba kung gaano kahirap mag-ipon ng tao at magturo sa tao at mag-ipon sa tao at magturo sa isang tao at sa 10 tao at sa 12 tao? Ang Panginoon nito, ang turo niya galing talaga sa Ama. May pahid ng Espiritu, may kapangyarihan, may authority, pero mga kapatid, mayroon pa rin isa. Ano? Mayroon pa rin isang sumuway, si Judas ang tinutukoy ko. 12 napitas ang isa. Ibig sabihin, di ba naturuan si Judas? Naturuan si Judas. Niyan, 3.5 years. Eh dito, kung may naturuan tayo, 1 taon lang. Mahindi pa tayo sigurado. At tayo, kapag nagturo kayo, ng 1 taon o 2 taon, baka hindi po kayo sigurado. Kaya kailangan puspusan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ginagawa kanina, walang bulong-bulungan. Pag tinawag ka ng Diyos, maglilingkod ka hanggang sa katapusan ng buwan. Amen? Yung purpose ng Diyos, hindi tayo ginagam para magkalitigan.
kailangan natin magpasakop sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Walang tira. Hindi yung paa mo, hindi mo ititira, Panginoon. Hihilahin ko ang aking paa para maglingkod. Pwede yun. Parang natitilikan lamang. Ang sabi nito, ang bulong-bulungan, kailangan gawin nyo ayon sa kalooban ninyo. Amen? Sapagkat ibig ng Diyos ang magbibigay, hindi lang pinansyal, pati buhay, kailangan ibigay natin sa Panginoon. Sa kahit dahan-dahan lang, kahit marami nagkikritik, ano bang tawag doon? Kahit marami ang namumula sa'yo, kahit marami nagkikritik, kritisismo sa'yo, magpatuloy ka. Sapagkat bahagi ng buhay yan, kahit marami namumula sa'yo, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang binasa ko kanina, Philippians chapter 2 verse 3, gawin nyo ang sarili nyong pagkalisa. Hindi iba ang gagawa. Amen po ba? May bahagi lang yung mga naral na ipaluwag ka, pero ikaw mismo ang gumawa para sa kaligtasan ng sarili mo. Amen po ba? Hallelujah! Hindi lang ako, hindi lang kayo, hindi lang tayong lahat, kundi sila man na napapahayagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan sila man manindigan para sa kanilang kaligtasan. Amen po ba? Bagamat tungkulin ng bawat mga ngaral ng gampanan ang kanilang gampanin para ipaluat kayo, para turuan kayo, para i-encourage kayo sa salita ng Diyos, kailangan din nyo eporsige ang buhay ninyo. Amen po ba? Kailangan namin sabihin ito sapagkat may sagutin kayo sa kami sa Panginoon. Ang sabi ng Hebreo chapter 10 verse 7 at saka 17, ang sabi rito, tulala ninyo ang nagpapagal sa Ebanghelyo sapagkat sila ang tinawag ng Panginoon para sa inyong mga kaluluwa. At kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila. Pero kung hindi nyo susundin, yung nagtuturo sa inyo, mahapit sila. At yon ay hindi kabubuti ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen! Sapagkat kapag ang nagtuturo ay susunod sa tinuturoan, ay ang tinuturoan, susunod sa mga instruction ng salita ng Diyos, matutuwa ang nagtuturo. Amen po ba? At yung tinuturoan, lalagod siya at itibay siya sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nga ng kanta, medyo kukontrahin ko yung aking sinabi kanina, na kayo, kailangan gumawa kayo para sa inyong kaligtasan. Hindi namin responsibilidad na kayo iligtas. Ang responsibilidad lamang namin, dalhin kayo sa Panginoon. Amen po ba? At kayo naman ay mag-aral sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo, kayong lahat na napapagal, at mag-aral kayo sa akin. Hindi lamang yung mga kabigatan, hindi lamang yung mga problema. Sinabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat na napapagal, nabibigyan ng lugar, kayo'y pagpapahingay. Ang importante mga kapatid, kasi yung mga problema natin sa lupang ito, mga kabigatan, kahirapan, kawalan, pinansya, lahat ng bagay, maging bahay, iyan po ay pansamantala lamang. Pero ang importante ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at mag-aral at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen po ba? Hindi lang isang bagay ang ating hiniling sa Diyos, kundi dalawang bagay, yung physical at saka yung spiritual. Ang spiritual, yung pag-aaral na ng salita ng Diyos, katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo, ito ang verse niya. Ang verse natin, ito naman. Chapter 4, verse 35 hanggang 38. Mga kapatid, kung nagbitaw ang Panginoon Jesucristo dito, hindi lang para sa kanyang sarili. Amen po ba? Kundi para sa atin din. Unang-una sa mga apostol at tayo naman ay nakabahagi. Ano po ang proyba, mga kapatid? John 17, verse 18. Mayroon tayong karapatan. Bakit tayo nandito sa simbahan? Bakit tayo nandito sa church? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo tumanggap ng Biblia? At nagnanasa tayo ng Biblia din natin. At ito'y babasahin natin. Amen po ba? Sapagkat mayroon tayong bahagi. John 17, 18, kung paano ako inyong sinugo, Ama, sa sanlibutan sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. Ang sabi po rito sa
sa 20, hindi lamang sila ang ginagalangin ko, Ama, kundi sila rin naman ang nagsisampalataya sa kanilang mga salita. Yun, kung sumampalataya tayo sa mga salita ng mga apostol, kasama tayong ginagalangin ng Panginoon. Ibig po ba? Ang Panginoon dumadalangin hindi lamang doon sa apostol, kundi dito man sa ating panahon, sapagkat inabot tayo ng salita ng Diyos na ang ginamit, walang iba kundi ang mga apostol. Amen? Yung ating bagong tipan, yung Mateo hanggang Revelation, ito po ang nagsulat mga apostol. Kaya nakarinig tayo ng kanilang salita at tayo'y kasama ang ipinagpipre ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba na si Kristo ngayon ay wala na sa lupa, physically? Ngunit siya, mga kapatid, ay nag-intercede sa atin. Sapagkat yan po ang ministry ng ating Panginoon. Amen po ba? Nag-ministry siya at prophet sa kanyang physical body. Nag-ministry siya, ang Panginoon Jesus nag-ministry sa lupang ito sa pamagitan ng pagiging prophet sa kanyang physical na katawan. Yan po ang first ministry ng Panginoon Jesus. Siya ay nag-visit sa bawat niya sa atin upang tayo dalhin sa Diyos sapagkat naiwalay tayo sa Diyos. At ayaw ng Diyos maiwalay pa tayo ulit. Amen po ba? Ano ang naghihiwalay sa atin sa Diyos? Ang kasalanan, mga kapatid. Kung tayo ay gumagawa ng kasalanan, ito po ay nalalaman ng Diyos. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos sapagkat alam ang bawat galaw, ang bawat ginagawa natin na hindi tama sa harapan ng Diyos. Okay. Hebreos chapter 4 verse 13. Ang sabi po roon, walang makapagtatago sa kanyang paningin. Amen po ba? Kaya alam ng Diyos kung ano ginagawa natin, maliit man malaki, alam ng Diyos yan. Kaya magsusulit tayo. Pero napakaganda mga kapatid, kapag ikaw ay naging matuwid sa lupang ito, pagdating ni Kristo, kung ikaw man ay buhay, physically, aagawin ka lang, itipin ang physical body mo, maging glorified body, maging eternal body, wala ng temporal body. Ang temporal body, itong nahawakan natin. Nasasalat natin, may dugo, may kabulukan, may laman, may buto, ito po ay nabubulok, ito po ay pansamantala lamang. Ito po yung kapalitan ng Panginoon pagdating niya. Gagawin maluwalhati katulad ng katawan ng Panginoon. Amen po ba? So yun po ang ating inaasahan. Kung bakit tinatarget ko ang Panginoon Jesucristo, ang kanyang ministry niya dito, ang ministry ni Jesus Christ dito, ay propeta siya. Amen po ba? Itulad nyo lang po. Siya po ay propeta. Ganyan po, propeta. Ang verse niya ay nandun sa Mateo 21 verse 11. Siya po ang propetang Jesus nung siya'y nangangaral at maraming Hudyo ay nagagalit sa kanya. Sapagkat, ang sabi ng mga Hudyo, hindi ka nangingilig ng sabang. Galit ang mga Hudyo. Amen po ba? Kasi nagpagaling ang Panginoon sa araw ng sabang sa kanyang ministry. Yun po ang ministry ng Panginoon. Ang ministry ng Panginoon mamagitan sa bawat niya sa atin, sa Diyos at saka sa tao. Sa Timothy, 1 Timothy chapter 2 verse 5, siya po ang namamagitan para sa atin sa physical na katawan, namamagitan ng Panginoon. Sapagkat mayroon yung isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Jesus Christ na ating Panginoon. So yun po yung kanyang ministry noong una, beginning ministry. So, ang katapusan niyang ministry sa mga kapatid, ang sabi niya sa cross, ang sabi niya, natapos na, naganap ko na. Diyan, nandito sa John 19 yun eh. Gusto ko lang basahin, ang sabi, John 19:36, nang matanggap na ni Jesus ang suka sa cross, sinabi niya, naganap na, iniyukayo ang kanyang ulo at nalagutan siya ng hininga. Kailan natapos ang ministry ni Jesus Christ as a prophet? Sa Calvaryo. Siya po ay natapos niya ang kanyang ministeryo as a prophet. Siya ay pagiging propeta sa kanyang ministry. Ang kanyang ministry sa lupang ito sa pagiging prophet dito po sa 30 years hanggang sa Calvaryo. Ito po ang kanyang ministry. So,
magpapatuloy po tayo ang ministry of Jesus Christ, matatapos siya doon po sa White Throne Judgment. Ayun po ba? Sa White Throne Judgment ang katapusan ng ministry niya. Eh bakit? Si Kristo ba nagbe-ministry pa ba ngayon? Yes. Tanong mga kapatid, ang Panginoon Jesus ba nagbe-ministry? May ministry sa atin ngayon? Yes. Nagbe-ministry. Siya tumutulong sa atin para tayo makapanalangin sa Diyos. Sapagkat mahina ang ating mga laman. Maging ang ating espiritu, mahina. Kailangan paalalahanan tayo ng espiritu ng Panginoon para manalangin tayo. Magsimba tayo. Pumunta tayo sa mga Bible study. Hirin mo ba? Yes. Si Kristo ngayon, ang forma niya ay Word of God at siya ay Spirit ng papaalala sa bawat tayo sa atin. Hirin mo ba? Si nakakaalam ng ng Panginoon, sa pag-isip ng Panginoon. Sino nakakaalam ng pag-isip ng Panginoon? Kundi ang Espiritu ni Kristo na sa atin, yun ang lumuluhog para manalangin sa Ama, mamagitan sa Ama. Yun po ang ministry ni Jesus Christ, mamagitan sa Godhead sa atin. So, alin pa yung ating babasahin dito? So, nakita natin, siya po dito ay proteka sa kanyang ministry. So, wala pa tayo, mga kapatid, malayo pa tayo. Kasi nandito pa siya sa 33 AD. Ang ating panahon ay nandito tayo sa anong panahon natin? Ano po ang panahon natin po? Ito po, Laodicea. Dito po tayo sa 2011. So, 2,000 years nang dumilipas. So, si Jesus Christ, mayroon pa siyang ministry dyan. Sapagkat siya ang lumalakad sa... Sinong lumalakad siya? Sa 7 churches. So, si Jesus Christ ay lumalakad sa 7 churches. Ayan. So, mula Ephesus hanggang Laodicea, siya po'y lumalakad sa 7 candlestick. Siya po ay may hawak na 7 bituin. Ang 7 bituin na yon ay walang iba kundi yung mga misahero. Amen po ba? Kaya si Jesus Christ ay lumalakad sapagkat siya ay nag-ministry. Ang tawag sa kanya lang, siya ay high priest. Ganyan ba yun? High priest. Oh. Ayan. Ang ministry ni Jesus Christ na sinisertigin, siya po ay high priest. Meron tayong verse. Pabasahin natin Hebreo 3:1. At saka Hebreo 10, hanapin natin. Tingnan natin ang Hebreo. So, yun po ang ministry ni Jesus Christ. Hebreo chapter 3 verse 1. Sabi po rito, kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag sa kalamitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kilala si Jesus. Amen? Si Jesus Christ ang saserdote ngayon. Siya ang pumapasok sa kapanalbanalan dito para maghandog. Ano ang paghahandog ng Panginoon? Pananangin para sa inyo at saka sa atin. Sa ating lahat. Amen po ba? Si Jesus Christ ay nagbimidjit. Ang kanyang pagbimidjit sa atin, nagpipray siya sa Ama, namamagitan siya sa Ama. Kung may nagkasala, mayroon tayong nagpamagitan sa Ama, ang taong si Jesus Cristo na matuwid. Siya po ang dakilang saserdote na namamagitan sa atin. Amen po ba? Pero huwag natin gawin panis yan na pwede tayong magkasala para tawarin naman tayo. Ang sabi nga, ang nakakalam ng kasalanan na mabuti, na hindi niya ginagawa, kasalanan. Ang nakakalam ng kasalanan, gagawin pa niya. Kasalanan yan. Mga kapatid, dumdi-dumdi ang hindi niyo ng tawad. Ang mahirap yan kung hindi na tayo mapatawad. Pero mga kapatid, kailangan sikapin natin na gisingin natin ang ating diwa na huwag tayong makalingat
sa tungkulin natin sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo may tungkulin sa Diyos, kaya nga po tayo nandito. Amen po ba? Di naman ako magagalit kung hindi naumahatin yung mga kapatiran natin. Ang gagawin ko, magpipray ako, Lord, bakit wala na sila? Ako din ba, aalis na rin? Pareho na kami? Hindi ba? Minsan dumadalangin yung mga taong ganun. Ewan ko kung sino dumadalangin ganun. Panginoon, wala na sila. Ako, wala na rin. Pwede ba yun? Parang si Judas ba? Sabi ni Judas, magkakapiram pa ako. Ibibigsan ko ang Panginoon. Hindi siya mamamatay. Magkahari pa siya. Hindi siya mahuhuli. Alam niyo mga kapatid, nagkamali si Judas. Ang Panginoon, mayroon siyang ministry hanggang sa Kalbaryo. Hindi alam ni Judas na mamamatay ang Panginoon. Sabi ni Judas, magkakapira pa ako, maghahari pa ang Panginoon. Magiging kasama pa ako. Ay, grabe, no? Nadan niyo po ba? Kaya bakit naisip ni Judas yun? Umasok si Satanas sa kanyang isipan. Kinungkir ang kanyang isipan. Ang gusto niya. Alam niyo, si Judas kasi ay resurrect. Sana walang resurrect. Kapalit ni Judas. Di ba? Oo, oh, tayo nga hindi lang trisuril sa pera, trisuril tayo amen ng gospel ng Panginoon. Amen! Amen? Alam nyo, mga kanusus kayo, akala nyo, yung trisuril lang ng pera, higit na lahat, trisuril tayo ng gospel ng Panginoon. Amen? Kapag ang salita ng Diyos nasa iyo, tinawag ka, kailangan hawakan mo, gampanan mo yan. Walang pulang-pulungan! Amen po ba? But minsan, mga gawain, pag gumagyo, umulan, Panginoon, ba't mo ako inilagay rito? Ay, minsan nagreklamo tayo, minsan umulan, di ba? Minsan, yung mga katawan lupa natin, may mga sakit, hindi na tayo makadalon, hindi na tayo makapunta sa mga gampanin. Sinararanasan natin yan. Pero mga kunting kareklamuhan lang yan. Pero huwag tayo masanay, pagpatuloy natin yung tungkulin natin. Amen po ba? Alam niyo po ba na hindi lang ang pastor at hindi lang ang manggagawa ang may tungkulin? Kayo man, mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia, tungkulin niyo na yan. Amen po ba? Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito sapagkat ang lahat malapit na maganap. Ano malapit na maganap? Yung rapture ng Panginoon, hindi natin alam. Pero alam natin, magigira na. Pinabantayan natin, gira eh. Yung rapture, hindi natin pinabantayan. Alin ang mauna? Gira rapture. Gusto ko rin ha? Huwag ka magalawa. Ano po ang mauna? Gira rapture. Magra-rapture muna bago mag-gira. Dahil ayaw ng Panginoon, isuong ka nun. Amen? Sa malaking kabigatian sa 7 years tribulation, ito napakahirap mga kapatid, ang bahagi na yan. Pigsil, umuuga ang lupa. Nalalaglag ang mga bituin. Habang nangangaral ang two prophets, may nalalaglag ang mga bituin. At ang lupa, papait, magiging dugo. Like Moses, yung isang Elijah doon, pag nag-preach siya, dahil yung po, sobra ang pahirap sa lupang ito. Pag nag-press sila at inawasan ng mga nasa Israel, Jerusalem, sila po'y pagbabawalan ng mga aral. Ang sabi ng dalawang propeta, mula ngayon, uulan, mga bituin malalaglag, ang tubig papait, magiging dugo, wala kayong iinumin. Kaya grabe yun sa panahon na yan. Hindi ba nangyari kay Faraon yan? Si Paraon, siya po ang kumakatawan ng nagkukontrol ng mga militar at ekonomikal sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Sila po ang kumukontrol. Yun ang tatargetin ng dalawang propeta. At yun ay magagalit. Sabi na makasalanan tao,
sinner man, ano ba yung tawag doon? Man of sin. Yun, man of sin. Worship me, sumunod kayo sa akin, sapagkat ako'y kahalili ni Kristo. Ako, Diyos, na dapat mong sundin. Sabi ng dalawang pupeta, ang Diyos ang susundin namin. Hindi kayo. Kaya magpapaulan sila ng apoy. Magpapaulan sila ng asupre. Alam niyo po ba kung bakit? Ang lupa, ang tubig, katulad sa panahon ni Moises, naging tukuyan, kumait, hindi na inom. Ganyan ang mangyayari sa tribulation. Kaya yung ministry ni Jesus Christ, hanggang tribulation yan. Sa two prophets, nandun din po siya. Ano ang kalagayan ni Jesus Christ sa symbol? Sa two prophets. Ang two prophets ay two olive tree. Ano naman ang Panginoon? Ang symbol ng Panginoon sa tribulation period? Siya po ay ano po pag-drawing niya? Tasa. Ayan. May tasa, may langis na pumapatak dito sa two prophets. So, si Jesus Christ nalagyan ng langis at nagbubuo sa two prophets ministry sa tribulation. Amen po ba? Ministry ba ni Jesus Christ yan sa tribulation? Ministry. Siya po ay high priest ministry. Doon po sa two olive tree. Walang iba kundi yung two prophets. Yun po ang ministry ni Jesus Christ. Ngayon, siya po ay, tinawag siya rito ay, nakalimutan ko kanina, siya po ay son of God. Siya po ay prophet. Son, okay. Tulad nyo na lang po para maintindihan natin. High priest, siya po ay Son of God. Ang tawag sa kanya yan, High Priest Ministry. High Priest Ministry. So yun, yung kanyang ministry dito sa Timitar Chicken. Sa Millennium, mayroon ng ministry sa Millennium. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ang Panginoon may ministry pa ba sa Millennium? Siya po ay, sa Millennium, siya po ay Son of David. Son of David, siya po ay king. Revelation, buksan natin. May verse pala dyan. Ito po ang Hebreo. Mayroon pa pala ang Hebreo. Ang sabi rito, babasahin ko lang po ang Hebreo. Chapter 10, verse 21. Ang sabi po rito, at yamang may isang dakilang saserdote tayo na pangulo sa bahay ng Diyos. Ang saserdote sa bahay ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon ito. Ang bahay ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung mga believers, yun po ang bahay ng Diyos. Tayo po ba'y templo ng Diyos? Tayo po ay templo ng Diyos. Bahay tayo ng Diyos. Ang saserdote ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Siya po ay nagbibigit sa bawat sa atin. Dito naman sa Millennium, siya po ay King. Asan natin mababasa? Ang King, Matthew 1:1. Sige nga po, makibasa nga po. Revelation, maubos na po ang oras natin. Revelation 19, verse 16. Okay. So, ayan po ang ministry of Jesus Christ dyan sa Revelation. 19 verse 16, siya'y bababa at siya po ay may nakasulat sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At si Kristo ay maghahari ng 1,000 years millennium. Siya po ay king sa millennium. Siya po ay may corona.
Ano ba magsulat ng corona? Eh, ganyan. Ganyan ba? Tama na yan. Crown, corona. So si Kristo ay hari, natural may corona siya. Amen po ba? Ang tanong, si Kristo lang ba ang hari sa milenyo? Ito po yung 1,000 years milenyo. Si Jesus Christ ay mag-hari ng 1,000 taon. Revelation 20 verse 6, ating basahin. Sabi po rito, Revelation 20 verse 6. Ayan. Sabi po rito, mapalad at banal ang makalakit sa unang pagkabuhay na maguli sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mag-aaring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Alin po yung kasama ni Kristo ng mga banal? Ito po yung bride ministry. Yung ministry natin kanina, dito po tayo sa Laodicea. The Laodicean Age, tayo tinawag ng Diyos dito po sa Laodicea. Ang ating gampanin ngayon, John 17 verses 18, yung kanina, hanggang 20. Ang sabi po rin, ay tayo po ay inusugo ng Diyos at inusugo ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi po rito, tingnan natin, ang Revelation 20 verse 6 hanggang 7, at kung magalak na 1,000 taon, isatanat ay kakalagat sa kanyang bilangguan at lalabas upang gumaya sa mga bansa ng mga sa apat na tulog ng lupa, sa gug at sa makog upang tipunin sila sa pagbabaka ng bilang nila'y gaya ng buhangin sa dagat. At nagsipanig sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayan iniibig at bumabang apoy mula sa langit at sila'y tinugkob. Dito po sa later season yan. After ng 1,000 years millennium, si Satanas kakalagang kasi nagkagapos siya ng 1,000 taon at walang masama at sasama dahil ang sasama ang panahon na ito at kukubkubin ang bayan ng Diyos at sila po ay paulanan ng apoy at sila'y nasuko at ang diablo ay tatapos sa lake of fire. Ngayon ba? Lake of fire. Ang itatapon dyan ang bulang supita at ang diablo ay tatapos sa dagat-dagat ng apoy at pahirapan sila at ang sabi rito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay binulis sa dagat-dagat ng apoy, verse 10, at asupi ay kinakoronan din naman ng hayop at ng bulang supita at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. Ang unang itatapon sa dagat-dagat ng apoy ng Panginoon ko Kristo, sapagkat hindi lang siya nagbibinistri para sa mga banat, kundi meron din siyang kaaway, katulad ni Huda. Tayo may kaaway din, kaya kailangan tayo magpatuloy sa Diyos. Huwag natin intindihin yung gawa ng kaaway sa ating buhay. At ang tayo ay magpatuloy sa gawain, gampanin para sa Diyos, katulad ng ating Panginoon Isos. Sapagkat ay saserdote, tayo man ay magiging saserdote sa aking panahon ngayon, at dito sa 1,000 taon, magiging saserdote rin tayo at magiging hari din tayo. Amen po ba? Kung si Kristo may ministry, yung bride may ministry din. Ang ministry ng bride, gampalan ng salita ng Diyos na itindihan niya. Amen? Sumunod sa Diyos, sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos, maghain sa Diyos. Ang iahain natin ang ating sariling buhay, banal at kaaya-aya, kaluhod-luhod sa Kanya. Yun po ang tungkulin ng bride. Hindi lamang si Kristo, kundi tayong mga tinawag ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. At ang sabi po rito, kung tayo susunod sa kanyang salita at hindi tayo magbubulong-bulungan, doon lang po tayo magiging banal. Ang sabi ng Filipos chapter 2 verse 14 hanggang 15, kung tayo susunod na walang bulong-bulungan, doon lang po tayo magiging banal. Amen po ba? Kapag mayroong gawain sa Panginoon, gampanan po natin. Amen po ba? At yun naman gumagawa na ubasan ng Panginoon na mas malaki, huwag naman niya i-criticize, ano bang tawag doon? I-criticize yung kapatid na gumagawa kahit kunti lang. Matuwa ka dahil may ginagawa siyang kunti para sa Panginoon. Amen?
yun naman ang burtuhan eh. Ipapasan sa'yo lahat. At kung hindi mo magawa, pagkagalitan ka na yung kapwa. Hindi yun. Ang tinitingnan ng Diyos kung gaano mo kaliit na ginagawa sa Diyos, okay sa Kanya yun. Amen po ba? Wala tayong bulong-bulongan. Huwag natin nasabihin, hindi kapatid, hindi naman kumagawa eh. Bakit binigyan siya ng gantimpala? Hindi po ba? Ang Panginoon nagbigay ng ilustrasyon, nagtawag siya ng alas 9, nagtawag siya ng alas 10, nagtawag siya ng alas 12, nagtawag siya ng alas 3. Pagdating ng alas 3, pareho lang ang sweldo, nagreklamo yung una. Ano magagawa mo? Ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Huwag kang magreklamo. Gawin mo ang gampanin mo. Huwag kang magbulong-bulongan. Amen po ba? Dito minsan, nagbubulong-bulongan tayo. So, hindi kapatid, hindi dumadalo, hindi nagagawa, hindi tumutulong, hindi ginaganito. Eh, pabayaan mo siya. Ang gawin mo, ipag-pray mo, katulad ni Jesus Christ. Nag-pray siya. Amen? Kasi pag ganyan ang gagawin mo, ang baka takihin ka bigla. Ngayon pa man, ang pagkain natin, may mga formalin. May kontiminado na lahat. Amen po ba? Kaya marami may mga sakit. May mga sakit sa damdamin, may mga sakit sa puso. Kaya pag lagi kang irritable, sabihin mo, si kapatid, hindi naman gumagawa. Hindi naman sila naglilingkod ang tulo. Kaya kung gagawin mo yan, naghihinanakit ka, alisin mo yan. Hindi makakabuti sa inyo yan. Amen? Amen. Ang gawin mo, manatili kang nakasentro sa Diyos yung kabanalan mo at ikasuhin mo. Amen po ba? Ang gawin lang natin, palalahanan natin yung ating mga kapatid na gawin ang kampanin na natutunan niya sa Panginoon. At sabi nga dito sa Philippians 1:6 ni Apostol Pablo, anuman natutuhan ninyo kay Kristo, gawin ninyo hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala. Anong ano po ang gagawin ng Panginoon sa atin? Pagbalik niya, may galasya ng gantimpala. Ang gantimpala ang ibibigay niya, crown of life, at hindi lang corona, kundi ang buhay na walang hanggang ay mapasa iyo. Ang kaligtasan na mapasa sa atin lahat. Amen? Ang kahuli-huli ang trabaho ng Panginoon sa White Throne Judgment. 20 tayo ha? 20 verse? Ilimin na tayo. Kasi 20 verse 10, itatapos si Satanas sa lake of fire at sa bulang kupeta. Pero yung mga namatay na mga wicked, bubuhayin yun sa White Throne Judgment, naharap sila lahat para isa-isahin ng Panginoon kung ano ang kanilang ginawa at kahatulan isa-isa. Pag nakita ng Panginoon na hindi nakatulad ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila po itatapos sa dagat-dagatan na po. Ano po yung aklat ng buhay? Ang aklat ng buhay po ay wala po iba kundi yung Word. Word. Word of God. Kung ang Word of God ay hindi nyo binuksan at ang iyong pangalan hindi nyo hinanap dito, hindi nyo naman talagang tatagpuan eh sa Biblia eh. Ewan po ba? Mapalad kayo kung ang pangalan nyo nakasulat dito. May kapangalan kayo dito. Sino bang David dito? Solomon dito? Maria? Jose? O mayroon, biblically, si Father Jose, wala nga lang dito. Nakasulat, biblical, ang pangalan niya. Pero kayo, na iba-ibang pangalan, maghanap po kayo rito. Ang pangalan na hindi nyo magkikita, yung pangalan nyo, abstract, hindi concrete. Pag nagbasa kayo ng Biblia, ang pangalan nyo nandun sa Biblia. Amen? Sapagkat binasa nyo ang Biblia, pag binasa mo ang Biblia, tinanggap mo, kinain mo, pinapasok mo sa puso mo, nasan ang salita ng Diyos? Nasa puso. Hindi po ba? Kung nasa puso na at nakasamain ang Biblia, ang salita ng Diyos, ginagampanan nyo, sinasagawa nyo, ang pangalan nyo po ba, wala doon sa Biblia? Nandun na rin, mga kapatid. Sapagkat kung nandun kayo sa Biblia, ang pangalan ninyo nandun na rin sa Biblia. Walang ba kundi yung Word of God. Ang pangalan nyo nakasulat na sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay talaga, mga kapatid, dito po may mabubura. Ang aklat ng buhay yung salita ng Diyos.
kung hindi nyo ipagpatuloy ang salita ng Diyos, mabumurama kayo sa aklat ng buhay. Ganun po ba? Ito ang salita ng Diyos, book of love, book of life, book of deeds, and book of words. Ang mga book, mga ano yan, mga gawa mo. Iisa-isahin yun. Kasi sa Biblia dito, itong way from judgment, ang sabi po rito sa way from judgment, bubuksan ng Panginoon ang aklat, ang mga aklat, at ang aklat ng buhay, at ang mga patay na tulang ayon sa kanilang mga gawa. At ang hindi nakatulad sa aklat ng buhay, tatapos sa dagat-dagatan ng apoy. Alin? Ang katapusan ministry ng Panginoon. Ang katapusan ministry ng Panginoon, dito po sa White Throne Judgment. Ito po Revelation 20 verse 6 hanggang 11 hanggang 15. Ito po yung katapus-tapusan gampanin ni Jesus Christ sa White Throne Judgment. Ang verse niya sa 1 Corinthians, basahin po natin 1 Corinthians 15, 24. 24 hanggang 38. Ayan po. Yan po ang ating mababasa sa Biblia na katapos-tapusan trabaho ng Panginoon. Sabi po rito sa Biblia 15:24, sabi po rito, kung magkagayon darating ang wakas. Ayan. Kung magkagayon darating ang wakas, pagka ibigay na niya sa ang kaharian sa Diyos sa makatuwid ang paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa maibigay niya sa ilalim ng kanyang mga salampakan ng paa ang lahat ng mga bagay, ang mga kaaway o nilagay kay Kristo, kay Jesus Christ ang kaaway sa ilalim ng kanyang paa ang kahuli-huli ang kaaway ay lilipulin ay ang kamatayan. Ayan. Sapagkat kanyang pinasukong lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, sapagkat kung sinabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya. 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa kanya, kung magkagayon ang anak rin ay pasusukuin naman na nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging Diyos ng lahat sa lahat. Okay, ito po ang katapusan ministry ng Panginoon sa White Throne Judgment at siya po ay papailalim na sa Ama sa eternidad. Eternity na. Sa eternity, siya po ay tatawaging anak ng Diyos katulad natin na anak ng Diyos. Ibig po ba? Siya ang panganay sa maraming magkakapatid na ligtas. Righteous. Righteous in heaven. Jesus Christ ang panganay sa maraming magkakapatid na ligtas. Iisa ang Diyos doon, ang Ama ng lahat, suma sa lahat, gumawa sa lahat, at nasa lahat. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6, nandun po sa eternity, yung sinasabi doon. One Spirit, one Lord, one baptism, one God, all in all. Yan po. Yun nakalagay doon sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Okay, mga kapatid, yan po ang ministry of Jesus Christ. Mayroon siyang deed ministry, mayroon din siyang end ministry. The end ministry. Beginning ministry and the end ministry. Ang bride, mayroon din po ba? Mayroon. Ang ating ministry, beginning to the end. Ang end natin hanggang sa rapture. Ang end natin hanggang sa pagkawala ng buhay natin sa lupa. Kailangan natin maglingkod sa Diyos. Katulad ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen po ba? So si Jesus Christ, tinawag na Son of God, Son of God, Son of Living. Sapagkat mayroon siyang tatlong panahon ng paghahari sa lupang ito. Amen? Tayo man, ang atin lang, inaantay natin hanggang sa rapture. Beginning ng pagtanggap natin sa Word of God,
pagiging Kristiyano hanggang sa katapusan ng buhay natin, yung buong ministry natin. Hanggang paning natin mag-aral, lumalo, sumamba, at mag-pray, magturo, mangarap, maghimo, yung buong gampanin natin. Amen po ba? Ang gampanin ni Jesus Christ mag-disciple ng mga disipulo at ipanalangin ang kanyang disipulo. Tayo man na binigyan ng authority, power ng authority, kailangan natin gampanan yung trabaho binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, na natili akong tapat sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona na pagtatagumpay at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muling pagparito ng Panginoon. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, ngunit ikaw, ang sabi po rito sa 5, ikaw, magtigil ka sa lahat ng bagay, magtigil ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang ministeryo itinagkaloob sa iyo. Lahat tayo may ministeryo. Amen po ba? Hindi lang yung pagbibigay, hindi lang yung paggalo, hindi lang yung pag-share ng gospel, mayroon tayong lahat ministeryo. Ang sabi dito, gampanan nyo hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen po ba? So, naintindihan po ba natin, ang ating ministeryo, gampanan natin hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Ang Panginoon, ang makatarungang hukom, magpuputong sa atin ang corona. Hindi lamang sa atin, sabi ni Apostle Pablo, kundi sa lahat ng nananabik sa muling pagparito ng ating Panginoon ito. Hallelujah. Palampakan natin ang Panginoon at ang ating mga espiritu ay namahinga sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Ang ating espiritu ay ating ipinahinga doon sa ministeryo ng Panginoon sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na si Kristo ay kapahingahan? Pag napunta kayo doon sa kanyang salita, nagkaroon kayo ng kapahingahan. Spiritual. Amen? Hallelujah. So, siguro po, sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin at ating inalangin sa Panginoon na magaya natin ang Panginoon sa Kristo sa kanyang ministeryo. Hanggang kamatayan, tayo po'y maglilingkod sa Diyos ayon sa kanyang ebanghelyo na ibinigay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa Panginoon Jesucristo na iyong binigay sa lupang ito upang maglingkod sa iyo at gampanan ang ministeryo na pinagkaloob mo sa kanya. At narito po, Panginoon, nabasa namin sa Biblia na kami po ay binibigyan ng authority. Binibigyan kami ng pagkakataon makasali dito po sa gampanin na ito, Panginoon, ang pagsunod sa iyong salita. Lord, kung paano sinunod sa aming Panginoon Jesucristo ang iyong mga salita, kami naman na katulad ng aming Panginoon na tinawag mo at itinalaga, kailangan namin gampanan ang aming mga tungkulin o Diyos sa lupang ito. Panginoon, kung mayroon po mga panghihina, pananamig ang aming mga kapatid, Amang banal, dalangin po namin, tulungan mo sila na magkabangon at magpanibagong lakas na gampanan ang gawain ibinigay sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, ang iyong pagkilos at iyong paggabay sa mga kaya sa amin, Lord, ay inaantay po namin. Inihiling po namin ito, Panginoon, ayon sa iyong kalakasan na pinagkakalusto sa amin upang magkabanan namin ang gawain ibinigay po sa amin. Ama, salamat po sa umaga po ito. Sa iyong pampapuri, parangal, parasalamat, at luwalhati, karangalan, kapangyarihan, kadakilaan, at karunungan, at kung pasasalamat, sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan niya lagi, sa pangalan ni Jesus, anak ko, ang sabi ng
Dalami ng Pilo. Sige na yun. Sige na yun. Tatay.